Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan. Dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Ito naman po ang aking maibabahagi bago tayo magtapos. Mga dahilan kung bakit kailangan nating pahalagahan ang ating iisang boto at kung bakit tama ang dapat nating iboto. Una, ang boto po natin ay sumisimbolo sa ating boses. Pag hindi tayo bumoto, para na rin po nating binusalan ang ating mga bibig sa iba't ibang mga issue na nakakaapekto sa atin, gaya ng pabahay, edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan, at kalikasan. Pangalawa, may kaakibat na kahihinatnan o consequence ang eleksyon. May pagkakataon po tayong baguhin ang magiging kapalaran natin. May kapangyarihan po tayong magdesisyon sa magiging kalidad ng ating buhay at ng buhay ng mga susunod na henerasyon, depende sa kung sino ang ating iboboto. At pangatlo, pera po natin ito. Ito ang buwis na ating binabayaran na sasahuri ng susunod na leader. Marapat lamang na ang ating pinagpaguran ay ibigay natin sa pinakakarapat dapat at hindi yung ibubulsa o wawaldasin lamang ito para sa sarili nilang kapakanan. Kaya siguraduhin po nating maririnig ang ating boses sa pamamagitan ng pagboto. Sa totoo lang po, hindi ko alam na meron din palang sinasabi si Lord sa Biblia tungkol sa tamang pagpili ng kandidato. Para po di kayo malito, ito na lang po ang dapat nating tandaan. Dapat, siya ay makatao at may respeto sa kapwa. Makabayan o makapilipinas. Makakalikasan. Mapagmalasakit at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Mga katangiang dapat likas sa ating magiging susunod na leader. Kilatisin nating mabuti ang mga kandidato. Huwag magpapadala sa mga maling impormasyon at ibahagi natin ito sa iba at huwag sasarilinin. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan. Dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Maka-Pilipinas.